it's me, Sherinami, and welcome back to Quickie by Sherinami. Kasama ko ngayon si Miss Krishna Francisco. Ayan, pakilala ka sa kanila. Hi everyone, I'm Krishna Francisco. Ayan, isa siyang adult model slash indie film actress slash commercial model. Ayan, wow, sobrang slash. Happy ko at ano, first time kong magkaroon ng guest na katulad mo. Ay, wow, thank you. Na nag-indie film, tapos nakita ko parang nagko-commercial model ka, and then kung san-san ka ng mga movie na napadpad talaga. So, sobrang excited ako kasi parang para dito sa Quickie by Sherinami na podcast, sobrang fresh and new topic talaga. So, gusto kong malaman, ikaw ay isang model. Yes. Halata-halata naman gan sa katawan niya na isa siyang model. Talaga so, ba? Kailan ka nag-start? Nag-start ako when I was 16 talaga. Ay, ang bata 16, pa. Tapos nakipagsapalaran na kasi alam ko, kapalit nung para sa pera, premyo, ganyan. Dumaday ako sa iba-ibang lugar. Naranasan ko. Pinagkasabay ko yung pag-aaral, tapos sumasali ng mga beauty pageant. Beauty pageant. So, more on bikini, sexy, shoot yes, talaga yes. siya. So, kasi syempre, hindi naman lahat ng babae parang kayang mag-show ng body, ng mag-bikini. Paano mo siya yung parang hinahahandle? Nung first kasi medyo mahirap. Syempre, parang nakakahiya. Ang dami kasi nanonood. Mga Pilipina, di ba? Dami nanonood. Pero nung lumaon na, sabi ko, bakit hindi ko na lang mahalin? Mahalin yung sarili ko na, ay, sexy pala ako. Yung tanggapin yung sarili. Ay, oo, totoo. Tapos yung tipong parang andami ng humahanga. Meron talaga mga bashers at first. Oo, nakareceive ko na ba ng mga malulupit na mga bash? Ay, totoo. Nung nagsisimula ka? Nung nagsisimula ako, ilalabas ka pa lang ng stage, sasabihin, hindi ka babae, bakla yan, bakla. Bakit? Ba't ganun? Ba't bakla sinasabi sa'yo? Ewan ko, mukha rin akong bakla. mga sinasabi, ay bakla yan, bakla yung mga nanonood na iba. So which is, wala naman akong pakialam. Nung lumaon talagang, una, naiiyak pa ako. Naiiyak pa ako na parang, ano ba yan, ang dami namimintas. Parang hindi ako bagay sa industriya na to. Ganun yung naisip mo dati. Pero ngayon okay naman. Ay, sobrang okay na. Parang minamahal ko na lahat ng bashers. Kaya bang halin niyo lahat ng bashers, promise. Sobrang importante ng bashers. No? Ay, kapag ikaw ay model, ikaw yung nasa social media ka. Exactly. Lalo na ngayon, nakikita kita sa mga commercials, ganyan, tapos mga movie. So, yung mga bashers, parang nag-isa rin yan sa nagpapaangat sa'yo. So, bilang nagmo-model and nagbibikini shoot, tanggap ka ng family mo about that? Kasi ibang mga family, kala mo close-minded, di ba? Ibang family member. Yung family mo? At first, proud lang sila sa pageant. Kasi nadayo na ako sa lugar ng mga parents ko para lumaban. Nung kalaunan kasi, pahubad na ng pahubad. So, bali, ngayon nag-ano na ako ng mga adult content. So, bali, inano ko na lang sa mother ko na as a breadwinner. Breadwinner. As a breadwinner na magtiwala ka lang kasi para naman sa atin to. Tsaka wala namang bastusan dito. Bastos sa paningin ng iba pero hindi naman ako kasi mabubusog sa sasabihin nila. Oo, tama. Yan din yung kasabihan ko, hindi naman tayo papakainin ng totoo. Iba. Totoo. Hanggang salita lang yan sila. Oo. Ang adult content, ibig sabihin yan yung mga indie film na pinasukan mo. Yes. Kailan ka nang start dyan? Nag-start ako siguro mga 2 years na. Hindi pa sikat yung Viva. Lumalabas-labas na ako. And then ngayon na lang talagang sumibo. So paano ka na-discover? First kasi sumali ako dun sa last year. Last year ako sumali sa Sexy Babe ng ABS. Ng Showtime. Ng Showtime. And then tinanong ni Miss Vice na kung gusto ko raw ba mag-artista. Then yun, after a week, tuloy-tuloy na, may kumuha na sa akin. Yan, for a commercial. Tapos okay. Indie films. Indie film. Doon na nag-start yung indie film. Yes. Pero aware ka naman na ang indie film is meron parang mga bed scene, mga ganun. Ito ay naka-plaster. Naka-plaster, pero mas... Nakahubad talaga siya. Kasi para sa akin, nung una, kailangan plaster. Pero may time na parang sa sobrang tagal ng production maggawa ng plaster, baka pwedeng actually, wala na lang. Actually, hindi ko alam yung yung itsura ng plaster. Hindi ko alam yung itsura niya. Siya. Actually, may napkin siya. It's an all-night na napkin. Tapos, meron siya yung parang tape na Tapos, ilalagay mo siya sa... Ilalagay. Ilalagay siya nung PA na babae sa... Hindi siya masakit?
pag tinanggal mo siya nang biglaan, masakit. Oo, parang kasi mga napapanood ko sa mga na-interview na ibang nag-Viva Max, napapanood ko lang, sabi nila na masakit daw, kaya may times na tinatanggal na lang nila. Umabot ka na ba sa point na walang plaster? Ay, umabot ako sa part na ano, please lang wag na mag-plaster, sobrang tagal ninyong mag-ano. Kasi, kumbaga, konti na lang yung eksena ko. Mm-hmm. Then, ipa-plaster nila, sobrang tagal pa nila. Sabi ko, baka pwedeng simulan na natin ng walang plaster. So, paano yun? Buti pumayag yung partner mo. Ay, choosy pa ba siya? I mean, parang ano, okay naman sa production. Okay na naman kay production kasi parang, ay okay to kasi hindi siya maarte. Okay to, tipid to sa ano, tipid sa props, tipid si ano. At yung time din. Hmm, kasi hindi naman ipapakita yung talagang pinaka-organ, pinaka-ano eh. Mm. Kumbaga, it's more on movement lang naman. So parang confidence ka sa katawan mo, and then wala ka pakialam kahit makita yung buong katawan mo. Mm-hmm. Kasi professionalism. Yes, yes. Pero ano pa karamdaman mo lang plaster? Ano, kasi shower scene yun. Shower scene. Shower scene siya. So bali, ang lamig. Mm-hmm. Nabigla ako nung pag ano nung shower, nung paglabas ng tubig actually. Nagulat ako na, oh my God, ang lamig. Pumasok talaga siya. Unlike pagka may plaster ka, pagka nasa water scene ka or any, wala kang mararamdaman, nasing katawan lang. So, kasi ito kasi yung unang beses na nakipag-usap ako sa outside, like Pornhub, outside alter community. Kasi syempre, sa inyo iba, na hindi siya yung papasok, gano'n, hindi siya gano'n. So, parang, ano siya, parang penetration. Yeah. Ano kailangan or fake mo talaga na ano act? Fake act lang talaga. Kailangan ano, pagalingan mag-ungol dito. Oo, eh. Kasi bilib ako sa mga katulad mo na RD sa ganyan. Kasi parang kaya niyong i-imagine na, alam mo yun, na kailangan ilalabas mo siya sa camera na totoong-totoo yung yung itsura mo. Kasi hindi na nga siya yung, like hindi nga siya yung literal na porn na ipapakita yung ano. Movement and sound na lang ang meron. Kaya kailangan, girls, kung ano, guys, kung gusto niya mag-viva, galingan niyo sa pag-ungol. Ungol lang ang ungol ano, talaga. Talaga. Yes. May ungol workshop lang din ba yan? And audition? May audition, may workshop din. Ooh. Pero may time na pagkaalam nila may ability ka na, nakita ka na nila once, kukunin at kukunin ka na nila. Kasi meron kasi nag-guest dito na kinuha din siya ng indie. And sabi niya sa akin, ang audition is i-imaginein mo na merong ka-partner. Mm, meron. Ganun, parang mag-isa ka? Mm-mm. Anong pinagawa sa'yo nung nag-audition ka? Hindi, sa akin sa audition kasi ano eh, hubad agad. Oo. Hubad agad tapos may partner. Walang dalawang isip, walang ilang-ilang. Mm-hmm. Kasi doon nila makikita na kung gaano kaya mo ba kahit anong intimate scene ang ibigay nila sa'yo. Mm-hmm. Eh sa akin wala, gusto ko ano, sige tara, ayoko nang nakapantalon ha. Kasi may part na yung lalaki topless lang and then you're naked. So bali sa akin, para maiba naman, ayoko nang nakapants. Na-try mo na bang mailab sa mga nagiging partner mo sa indie films? Ay wala pa, sa awa ng Diyos. Sa awa, maganda ba sa awa ng Diyos? Wala pa. Wala pa. Eh sila, na-ilab sa'yo? Wala, kasi parang ano kami, parang magkakapatid kami. So professional talaga kung professional. Para alam din ng mga viewers natin, kasi yung iba kasi nood lang nanood, hindi nila alam na ano, di ba? Hindi, wala, hindi naman ano, more on professional lang guys. Talagang galaw-galaw lang, trabaho lang kami. Ungol-ungol lang, gano'n. Yes, ungol-ungol ang puhunan talaga. Pero naranasan mo na bang mabastos bilang model and then sa indie film? Lagi. Anong mga madalas situation? Lalo na pagka sa bahay kasi may time na low-key lang before. Uh-oh. Before sa apartment ko. Low-key lang ako. And then, nung nalaman nila na, ay, napanood kita, parang ikaw to. Parang ikaw to. Sabihin ko, oo, syempre, hindi mo i-deny kasi ako nga. Oo. May part na parang hindi na ganong kailag yung ano nila, parang gusto ko nilang ayain uminom. Yung mga ganong part, yung parang kahit hindi kayo close. Ka, ganun yung tingin mo. May time na ganon, at lalo na sa social media. Mm-hmm. Kasi ang nakikita nila is yung profile mo lang sa social media. Oo. Bali, may mga comments na below the belt, mga gumagamit ng dummy account, yung mga gumagamit ng dummy account dyan sa akin, ha? Sinasabi ko sa inyo, ha? Basta sa mga sinasabi. Nangigigil siya. Sige, ano sabihin mo sa kanila? Sige lang, comment lang kayo para humaba nang humaba yung ano. Okay lang. Pero kasi ano, sila na magdadala nun.
Sabihin na natin, bastos na. Yung ginagawa ko sa paningin nila. Pero wag naman masyadong bastusin ako kasi hindi ako basta babae lang. Oo, tsaka kasi yung mga katulad nila ng mga basher, di nila naiintindihan yung work. Yes. Talaga, kung ano yung professional at sa hindi. So nakita ko na nandun ka sa KTK7, yung buhay ni Salome Salvi. Yes. Nag-guest namin siya dito parang last month. So anong role mo dun? I'm one of the cam girl. Yes. Cam girl? Yes. Na-try mo naman mag cam girl before? Ay, hindi. Siguro sa jowa ko pa lang din. Sa jowa ko pa lang, kaming dalawa. Pero ano, lodi ko talaga yung Salome. Hi, baby. Cam girl ka doon. I'm one of tapos the cam girl. Tapos ano ginagawa mo doon? Actually, nagsasarili ako doon. Totoo ba? Nagsasarili? Siyempre, wala ko second partner. So, bali, hawakan ko yung akin. Like, may kita na ka doon. Pagka may part kasi doon na isa-search nung bida yung word na fetish. Lalabas na ako agad doon, yung pinaka-photo ko na nagsasarili. Ang galing. Buti open ka sa mga ganyang role. Ay, open. Mas open, ano, open. Actually, mas prefer ko na nga siya kesa doon sa mga role na parang mga patuitams role. Gusto mo talaga yung all-out na talaga. So, okay ka na sa mga, okay ka, all-out ka talaga sa mga ganun role. Yung parang mas, kasi parang hindi ka na maiilang talaga. Mas komportable kapag ganun yung mga role mas mo. Mas prepare ko yung ganun. Makakapag-act kang mabuti. Yes. Kasi may ganun na ano tao eh. Gusto nila ganito yung role nila para mabigay talaga nila yung todo talaga. Hindi, at saka alam nating lahat, huwag na tayo magpaka-ipokrita. Aabangan natin kung anong klaseng eksena ang meron. Totoo anda, naman. Sa dinami-dami ba naman nanonood ngayon? Diyos ko! Na tayong umarte. Tsaka yung mga nagbabash, alam po talaga na thank you kasi alam ko nanonood kayo. Kasi hindi ka naman ibabash kung hindi nila alam yung laman nung pero meron na rin mas ng away sa'yo ng kapwa model. Meron. Siniraan ka. Meron. Ay, meron. Sexy model din. Meron. May time pa na itatago yung sapatos ko. Wag lang akong makarampa. May time na gugupitin yung bikini. Wag lang akong makarampa. Mga ganun. Naranasan ko yung before. Pero feeling ko naman, hindi ka naman lumalaban ng ano. Ano, lalaban ako. Hiram ako ng panty, bakit? Oh, di ba? Hindi ka pwedeng magpatalo. Lalakad ako ng walang sapatos. Problema ba yun? Napaka ano lang. Pero sobrang dami, actually. So dahil napag-usapan na natin yung work life mo, personal life naman. Oh, sure. Sige. No! Personal life naman. Kailan yung unang jugs-jugs mo? Unang jugs-jugs ko, ano? Oh my God, ma, baka mapanood na ano, noong 20 years old ako. Maano na, hindi naman na, ano, okay na yung 20 years old ako, ma. Okay na rin yun. Kasi syempre, alam nga namang sabihin, hindi nila alam na wala ka pang sex life na, diba? Arty pop. Oo. Diba? Well, meron. Unang subo nun din. Ay, talaga sabay? Hindi, ano, bago mag-jug-jug, syempre, subo-subo muna. Syempre, nahihiya ako. Syempre, masikip pa ako ng mga time na yun. Kumbaga, subo-subo muna tayo, hawak-hawak, ganun. So, dahil na sa indie film ka, at gumagawa ka ng mga bed scene, pinangarap mo rin bang parang gumawa ng, like, porn? Or naisip mo ba siya? Ganun. Nung time na nag-ano na ako, nandito na ako sa mga adult film, parang naisip ko na nga na parang papunta na ba ako sa porn talaga. Ah, naisip mo na siya Ko na siya. So, bali parang niready ko na yung sarili ko. Ah, niready? Niready ko na yung sarili ko na may mag-o-offer. And yun, may nag-offer naman sa akin. Kaso, hindi lang ako nagtiwala kasi, syempre, mas intimate na kasi yun. Oo. Mas bongga na yun actually. Parang pinag-isipan ko muna mabuti. Oo, kasi sa pagdating naman kasi sa industry na yon, wala talagang sapilitan. Wala talaga. Pero ang dami nag-offer din. Once na may nag-offer sa'yo, once kasi nakita ka sa isang adult film, may mag-offer na talaga sa'yo, like hanggang sa mag-porn ka na. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman ako umabot sa part na yung talagang porn. Pero may nag-offer na rin sa'yo na ilabas ka? May ganun kasi sa mga model, ganun yung narinig ko sa mga friends ko. Yung iba nga, ano, politiko pa nga. Ay, di ko na nasasabi. Normal na yan. Normal iba, na yan politiko pa. May dumating pa sa part na kailangan ko lumipat ng bahay. Kasi, na-stock ka. Kasi, dumating na yung part na parang ano na, parang tinasusundan na niya ako.
Baka napapanood mo, Charis. Hindi naman. Kasi parang ang risky rin kasi ng bilang adult ano actress, ang risky rin kasi ng mga sitwasyon mo kasi maraming patay na patay sa mga kagaya mo. Talaga. Ang dami mag-i-stalk, ang dami mangbabastos, ang dami manggagago. Pero advice ko lang sa'yo, ingat. Alam ko namang ano, alam ko namang matibay yung loob mo. At doon na tayo sa mga personal questions. Yung unang sex mo is 20 years old ka. Yes. And then sabay una subo. Sana all. Sana all kinakaya lahat sabay-sabay. Wala, kailangan ko kayanin. Nandun ako eh. Tapos gumagawa ka na ng mga indie film at nanonood ka rin ng porn. Hindi. Ay, never. Yun nga eh. Never ako nanood ng porn. So, parang natuto yung sa KTK 7, nagsasarili ka, ganun. Kasi nanood, nakapanood na ako before nung mga, nung sa, ano, ng Viva. Oo. Tapos, ah, okay. So, ganito puro dun ka lang natuto. Mm-hmm. Tapos, based on my experience na din. Based on your experience. In-adopt ko na lang siya. In-adopt mo na lang siya. Ano yung best experience mo sa paggawa ng indie film? Best experience ko yung ano, naging kaibigan ko yung mga naging partner ko. Like, dumating yung part na naging mag-best friend kami, yung mga naging partner ko. And then, ano, mas lumawak yung pag-intindi ko sa kung anong mundo ang meron sila. Behind the camera. Nice. Para komportable din kayo sa scene. Nasabi ko, ay, eto lang pala yun. Parang, dumating pa sa part na niloko nyo kami, eto lang pala ginagawa nyo eh. Ano yung sabihin din? Yung parang, like umiibabaw, di ba? Umiibabaw. Yung pala, nandito lang sa balakang ng lalaki, kailangan mo lang. Oo, yung mga ganon. Sabi ko, kailangan mo lang pala talagang umungol. Umungol lang talaga. Umungol is the way meron lang. Meron ka bang worst experience? Worst experience ko yung, ano, inaya ko ng isang partner ko na ituloy sa labas. Ituloy namin sa room niya, sa ano, hotel. Gusto niya, ano, mag-ano kayo? Gusto niya talaga, ano, totohanan without camera. Ano sabi mo sa kanya? Sabi ko sa kanya, ano, bayad muna, wala ka naman ato. Hindi kasi ano. Para sa work is work. Oo, sabi ko, kasi nagtatrabaho na ako. Parang hindi ka pa ba nasyahan nung ano, sumakit daw pala puso niya. So, problema mo na yan. Siguro, ilabas mo na lang. Ikaw na bahalang ilabas yan. Pero, mag-jackal na lang siya. Oo, pinag-jackal ko na lang. Sabi ko, i-jackal mo yan. Totoo ako, sumakit daw yung puso niya. Doon ako nagulat. So doon ka natuto talaga, nang hindi ka talaga nanonood, never hindi, talaga ng mga po. Mga scandal. Scandal? Ay, may lumabas na scandal sa akin before. Sa'yo? May lumabas na scandal daw before. Pero ang alam, syempre hindi naman ako yun. Oo. Parang, sabi ko na lang, ano, alam ko kung sino kasi yung nagpakalat. Sino? Basta isa siyang kilalang... Ah, kilala na din. Sabi ko, kung hindi ka titigil, ilalabas ko yung litrato na meron ako. Mas masisira ka. Eh, hindi niya alam, pagka kumita yung video, mas lalong sisikat ako. Yun nga inaabangan ko, na sana sikat na ako kinabukasan after nung scandal. Pero nung sinabi ko kasi na, kung hindi ka titigil, ilalabas ko to. Wala, eto Miguel. natakot. Ayun. So, bilang adult actress, do you support contraceptive pills, condom, like that? Ay, syempre. Kailangan condom. Kailangan na safe for safety tayo. Safe sex talaga. Kung gusto nyo ng tuloy-tuloy ang ligaya, nang walang, ano, nang walang sakit, gamit kayo ng condom, syempre. Natry mo na rin ba magpa-test, like HIV? Always naman ako, ano, negative naman ako. O kasi sa Pilipinas ngayon, di ba, parang hindi siya masyadong, alam mo yun, hindi open yung mga tao sa ganun. Ay, magpa-test kayo mamaya, ano, hindi nyo alam. Pachok-chok kayo, patira kayo ng patira. Tapos, kailangan safe. Kailangan safe talaga. Ikaw ba sa mga, ano yung favorite role mo sa ginawa mong film? Favorite role ko yung ano, yung naging kabit ako ng photographer. Ay, taray, yung, kabit. Oo, yung gusto ko yung mga kabit, yung mga naninira ng pamilya. Sexing kabit, yun. Yun yung favorite role mo. Yun yung may sinabi ko na wala akong plaster na nag-shower scene. Ah, kaya favorite mo siya? Oo, kaya favorite ko siya. Yun din yung favorite scene mo tsaka sa ginawa mo. Tsaka nakapartner ko si Hayaki Hiro. Hayaki Hiro Blanco, nakapartner ko siya doon. Ah, oh, taray. So, yun yung favorite scene mo rin, yung kabit. Parang gusto mo rin, parang dominant ka. Oo. Sa kama. Mas gusto ko yung parang ako yung gumagalaw.
Kasi parang ako nakahiga ka lang, boring. Ah, mas prefer mo yung ikaw gumagalaw. Kahit in real life, actually. Ayoko nung life. Parang higa-higa ka lang. Ayoko nung ganun. Gusto mo wild talaga? Oo. Wild. Mm-mm. Ano pa yung mga ibang scene na nagawa mo sa indie film? Wild. Mm. Ayun, bukod sa nagsasarili ako, may part na ano eh, parang sa buong eksena kasi, may time na hindi nakikita yung mukha ko. Yung katawan ko lang. May part na sa buong scene, parang nakatuwad ako lagi. Ganun. Ilang minuto? Matagal? Paano siya eh? Paano kasi siya eh? Paputol-putol. Tapos ganun yung scene mo? Paano? Bakit na parang nakatuwad? Dinodog style lang ako. Yung mga ganun. Ano ba favorite position mo? Favorite position ko? Ano? Gusto ko nakaibabaw na... Nakaibabaw ako sa bunga nga ng jowa ko. Kasi I'm a bisexual. I'm sorry. Sasabihin ko na for nationwide ha. I'm a bisexual. Sa mga lalaki. Oo, although nakasubo ako, nagalaw ako. Hindi ako nag-enjoy. Ba't ganun pare? Hindi ako nag-enjoy. Kasi sabi ko nila, mas magaling daw kumain yung mga babae. Oo, totoo. Jowa ko. Oo. Kaya nga dito sa podcast nito, inaano namin na open lahat ng gender, open lahat. Mm-hmm. Kaya ang dami naming mga guests na gay, bisexual. Mm-hmm. Kaya gusto ko kasi ma-explore din. Mm-hmm. Kasi feeling ko kasi bisexual din ako. Then, mahilig ako manood ng mga G2G porn. Kasi parang feeling ko kasi sa industry ko, sawa na ako sa edits. Mm-hmm. Gusto ko ano, saka hindi ako madalas na kakain eh. Oo. Gusto ko in-explore ko yung mga ano, G2G, ganyan. Mag-co-collab ka kami ni ano eh. Yung sa KTK7. Yung bida. Oh, talaga? Oh my God. Abangan nila yun. Sama ka daw. Sure! Biglang sumama, no? So, ayun. Ano yung... May ano ka, sex fantasy ka? Sex fantasy. Like, anong mga scene yung gusto mo sa future indie film? Ganun na lang, ganun. Mas gusto ko ano, yung parang masigitan yung 50 Shades. Kasi yung 50 Shades. BDSM? Mm-hmm. Gusto mo yung mga ganun? Pinapalo-palo? Oo, gusto ko yung mga ganun, tapos tipong nakapiring ako. Ay, naka-blindfold ka, tapos pinapalo-palo. Kaya yung mga director na kakilala ko, alam nyo na, sumulat na kayo. Mga pang BDSM. Mm-hmm. Kasi parang wala pa yata, meron na ba sa Viva? Actually, wala pa. Puro soft, ano lang, nene, ganun. Puro ganun pang Pinay talaga. Mm-hmm. Pero wala pa. Mm-hmm. Malay mo, ikaw na yun. Na yung... Tsaka yung tipong gusto ko yung pulubing titirahin ka sa kalsada. Yung mga ganun. Natry mo na ba public sex? Hindi pa. Yung gusto mo? Yung gusto ko yung parang ano, yung salam ng sasakyan. Wala pang nakakagawa. Wala pa. Kahit subo sa loob ng sasakyan, kain sa sasakyan. Wala pa yung jawa ko kasi hindi pa marunong mag-drive. May sasakyan kami pero hindi niya i-drive. Kailangan daw tinted. Kailangan tinted. Kahit hindi tinted, lalaban ako dyan. At kailangan humanap ng magandang spot talaga kapag sasakyan. So hindi mo pa na-try mga ganyan. Hindi pa. Gubat, ganyan. Gubat. Gusto ko i-try. Mga scene. Mm-hmm. Gubat nga tayo, B, next time. Pero meron sa mga indie film, more on nasa bahay lang. Bahay lang. Bahay lang yung more on and saan pa ba? Yun, sa shower? Shower room? Puro ganun. Ganun lang. So dahil nasa indie film ka, meron ka bang pinapangharap na makapartner sa mga susunod na film? I want Angelica. Ah, si Angie. Gusto ko ano kasi yung G2G. Gusto mo yung mga ganun talaga. Hindi po ako nagkakaroon ng G2G. Puro lalaki ano, pinatitira diba? Nila sa akin. Ah, talaga. Meron sila ni AJ Raval, tama? Meron. Oo. Meron. Ang hot nun. Ang hot ng G2G, promise. Gusto ko, ano, kahit yung mga gangbang na puro babae, ayoko naman. Gangbang na puro babae? Oo, parang gusto ko group of sex kasi puro babae. Parang ayoko kasi nung puro lalaki na lang kasi pinapartner sa akin. Either wala akong kapartner. Parang sa work kasi may umay eh. Mm-mm. May umay na talaga pag puro ganun. Baka naman, diba? Baka naman daw. So, next natin is ito. Yung never have I ever, kadalasan sa mga vlogger, di ba ganyan? Mm-hmm. So, ito naman ang mga tanong, wild questions. Kasi sa mga vlogger, mga basic questions lang. Okay, start na tayo. Never, pag di mo pa na-experience din, I have if yes. So, never have I ever tried public sex? Never pa. Never talaga. Never pa. Gusto mo gubat, ganyan. Gusto ko nga yung ano eh. Fitting room. Ay, oo.
car sex. Mm-mm. Gusto ko yung sa ano, yung sa mga fast food chain, yung tipong may kumakatok na pero nagchuchok-chakan. Ay, yung mga cigar sa fast food chain. Oo, yung mga gusto matry ko. Nga yun. Yung mga ba yung pila, nag-aantay sila pero nagchuchok-chakan pa. Mga cigar sa fast food. Mm. Okay, next. Never have I ever kissed a girl. I have, syempre. I have. Okay, next. Never have I ever nagka-fubu. I have din. Mm. Fubu. Oo. Mga gano'ng katagal? Matagal actually. Matagal. Magkaibigan kami talaga. Hindi talaga jowa na. Kasi hindi. Kasi minsan yung mga fubu, parang ano ba ito? Magjowa na lang kaya tayo, mga ganun. Hindi. Hindi pwedeng maging kami. Andun yung part na hindi pwedeng maging kaya. So, bali, tikiman na lang. So, parang ano, tanggap mo, tikiman na lang talaga. Pagka kailangan mo ako, just call me and I'll be there. Okay, next. Never have I ever nakipag one night stand. I have. Ano situation? Usually kasi pag galing gimikan. Oo nga eh. Mm. Normal na yun. Galing inuman, mga ganyan. Kung isang titigan lang, o sige go, alam ko na. Mm-mm. Ganon, automatic sa pumasok sa utak mo. Okay, next. Never have I ever nagkagusto sa gay or bi? I have. Kasi yung boyfriend kong una, ano siya, naging bisexual siya. But, alam ko naman na nung since high school alam kami. Alam mo, inamin niya sa'yo? Alam ko kasi since high school magkaklase kami. And then, yun. Alam mo ba, ang daming mga poging ano, no? Oo. Ang daming mga poging legit. Bisexual talaga. Yung kahit nga, magpaano ako sa kanila nang walang mali siya, okay lang eh. Sarat lang. Kasi, just kasi, choosy ka pa ba? Oo, choosy pa ba ako. Okay, next. Never have I ever nakatry ng anal sex. I never. Never. Masakit daw eh. Mm-mm. Masakit. May puki naman ako. Bakit naman sa puwet pa? Kasi iba sobrang wild. Talaga. Mm-hmm. Okay, next. Never have I ever nag-send ng nude sa tropa. Ay, I have. Kasi talaga? Kami magta-tropa. parang walang mali siya. Walang mali siya. Kalbawa, ay, mas makinis yung pek-pek ko sa'yo. Ay, gano'n. Okay? May mga gano'n talaga. Pakitaan. Yung tropa ko, spicy babes. Alam niyo yan. Open-minded kung open-minded. Okay, last but not the least, never have I ever nagka-sugar daddy. Never. Mm-mm. Ayaw mo. May mga nag-offer nila. May mga nag-offer. Meron din naman muntikan, hindi naman din ako magpapaka-ipokrita. Pero kasi parang, nagkataon kasi na ano eh, hindi din, parang naging alanganin lahat. Mm-hmm. Hindi ako pumayag doon sa gusto niya. So which is, syempre, iba naman ang kukuhanin niya. Okay. Okay, last question. Para sa'yo, Krishna Francisco, yes. Does size matter? For me, not. Why? Nasa performance yan. Tama. Umaagree ako mamaya. Iba-iba na pala sasabi ko sa podcast. Size matter kasi kung hindi naman kagalingan, wala rin kwenta yung kung anong meron ka. Kung gano'ng kalaki yan. Totoo. Hanggat hindi mo nakakukuha yung pinakakiliti ng tingkil ko sa loob. May pinaka last question pa ako. Gumagamit ka ba ng adult toys? Hindi. Kasi hindi siya kasha. Hindi kasha. Masikip kasi ako, guys. Hindi siya kasha. Like yung mga vibrator, mga ganun. No, hindi pa. Never ka pa nag-purchase never. In your never life? Never pa. Kaya ng birthday mo, maregaluhan ka. Oh my God! Bila niya regalo, oh kinabahan God. Bigla. Sige. So, ayun lang. Maraming salamat. Thank you so Miss much. Krishna Francisco, sobrang nag-enjoy ako kausap ka. Kasi sobrang fresh niya sa episode na to. Sobrang fresh at ano, indie actress / adult model / commercial model. Asa yun na ang lahat. Ayan, no, sobrang sexy mo pa. So, you. If may mga gusto kang pasalamatan at i-promote Facebook page, ganun, sabi mo na sa cam. Thank you nga pala, of course, sa pag-guesting sa akin dito. And ano, abangan nyo po ang newest na movie under ni Capitana Movie po, after Capitana Production Film, and nandun po ako as a supporting actress. And abangan po nila ako this coming December po sa MDC, Mega Dance Center sa Pampanga, and abangan po nila ako sa November 19 dito po. This coming Saturday na po sa 13 Martires ba yun? Gentry ba? Oh. Oh, sorry, cut yun. So, bali, abangan po nila ako sa November 19, General Trias Cavite po. May bikini open po ako dyan.
So, slash Rakitera. Yes. Si Miss Krishna Francisco. Hindi tayo Francisco. Pwedeng mapagod kasi I'm a breadwinner. Yan. Sige. Ayun, thank you once again, Miss Krishna Francisco. Magpapaalam na ako sa mga viewers namin sa Quickie by Shari Nami. Ayun. Maraming maraming salamat sa nanood ng episode na to. At sana supportahan nyo ang Cream Pie Entertainment sa lahat ng social media account. So, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Ayan. At subaybayan nyo pa rin yung mga susunod na episode kasi malay nyo, andito na rin yung mga susunod at yung mga idol nyo, mga mali nyo, Viva Artist, Adult Content Creator, Pornhub Content Creator, Alter Community, at kung sino-sino pang mga influencer na game, makipagkwentuhan ng mga wild questions. So, yes. Ayun lang. Maraming maraming salamat. Quickie by Shari Nami. Bye-bye!